Mga ka-taxpayer kong minamahal, peace and happiness be with you for life. I love you. I love the Philippines and I love ang ating bansa, ang ating mga taxpayers. Okay? So, ang pag-uusapan natin is too much discretionary power ng mga BIR officials. Kill! Pinapatay yung business natin. Ah? So, kung nakikinig si congressman, tapikin mo naman. Kung nakikinig si senator, ah, kausapin mo. At sabihin mo sa kanya, baka pwede kami mag-usap at ayusin natin ang taxation sa Pilipinas. Magandang umaga po, Representative Joey Salceda. Saludo po ako doon po sa ease of paying taxes na pinopropose niyo po sa Congress. Pero kailangan pa ho ng konting paalala po sa inyo. Baka pwede ho tayong mag-usap. May mga points ho kayo doon napakaganda na masisira pag hindi nyo ho malalaman yung mga loopholes na nakikita po natin sa party ho ng taxpayer. So, bago tayo mag-start ng discussion, ID muna ako, ID. So mga ka-taxpayer ko, again, ang detrimental, pag sinabi ko kasi nating detrimental, ibig sabihin ko yun, nag-hamper. Pag sinabi nating nag-hamper, yung momentum mo going, yung aeroplano, isipin mo na lang, aeroplano, lumilipad, magte-take off. Siyempre, kailangan niya na malaking power para mag-take off. Ano? So, ganun yung mga business ng katulad natin, mahihirap at maliliit na tao, kailangan natin mag-take off. Pero pag tumi-take off ka pa lang, binabaril ka na ng BIR. So, hindi ka maka-take off because ang daming regulations na nagpo-prohibit sa'yo para magkaroon ka ng hanap buhay, mabuhay mo, pamilya mo, mapag-aral mo yung mga anak mo. At isa sa mga balakid sa pagninegosyo sa Pilipinas, pinakamalaki, tingin ko, ang regulatory agencies. Hindi lang naman BIR. Pero ang BIR kasi, 50% ng kinikita mo pumupunta dyan. So, 50% ng potential mo pinapatay ng BIR. Eh, paano ka pa mabubuhay doon sa 50%? No? Pag-usapan natin yung mga mali. Tingin ko ho sa aking posisyon, okay? Mali. Kaya gusto kong kumausap ng senador, baka hindi naman ho kayo nagbabayad ng tax, kaya hindi nyo ito nakikita. O mga congressman, baka exempted ho kayo sa tax, hindi nyo nakikita to. Hindi ho kayo kasi yung nakakapag-usap sa BIR. Sa past 35 years ng aking pakikipag-usap dito sa BIR, kailangan ho natin tanggalin sa kanila ito. Ha? Huwag namang magagalit sa akin si Commissioner of Internal Revenue, past or present or future commissioner. Ito ho dapat talagang tanggalin sa BIR. Ayan po. Number 4, sir. Number 4. Basahin ko yung number 4 sa inyo. Section 4 pala. Ayan. Ito po ay galing sa law field. Makikita nyo dyan. Ginugel ko ho siya sa law field. So, organization and function of the Bureau of Internal Revenue. So, bago ko ho yan, ito po kasi baka magulat ho kayo, ito po ay ipapublish ko ho sa aking ka-taxpayer Facebook at saka ho sa aking YouTube. Okay? So, nandun po sila at ito ho ay privilege video. Nakikita naman ho ninyo rito, may privilege video nakasulat dyan. So, ito po, sinasabi ko ho sa inyo, 35 years na ho ito, sir. Pwede ho ba baguhin nyo na? Okay? Magkakalahating century na eh. Wag nyo ho ito ibigay sa BIR. Ayan, ito po. Basahin ho natin. Section 4! Okay. Power of the Commissioner to interpret tax laws. Okay? And to decide tax cases. Bossing, naiintindihan naman namin. Naiintindihan namin. Power to interpret tax laws and to decide tax cases. Mga bossing ko, yung power to interpret, okay, di ba nasa legislative din po yan at nasa judicial? Okay? Power to decide tax cases, di ba nasa judicial yan?
The problem with the BIR, ito ho yung pinagmamalaki, paulit-ulit ko ho itong naririnig. Kailangan nating ibigay sa BIR ang power to interpret tax laws and power to decide tax cases because yung mga nasa BIR, mga expert yan. Sorry ho ito, sir. Sorry, sasasabihin ko ho. Ang experiences ho namin, walang expert ho sa BIR. Mula sa pinakamataas, sir, hanggang sa pinaka-janitor niyan, wala hong expert, sir. Wala. Because wala naman hong eskwelahan sa Pilipinas na nagtuturo ng taxation. Kaya ho yun yung pinopropose natin. Maganda ho yung proposal ni Senator Pampilo Lacson na magkaroon ng Philippine Tax Academy. Pero yung palang Philippine Tax Academy, para lang naman pala sa mga BIR. At ang natututunan doon, sabi daw, eh, hindi naman pambuhay eh. Pampatay ng business. So, yung ito kasi discretionary power, sir. Power to interpret and power to decide. Hatiin natin. Let us discuss first the power to interpret tax laws. Sir, di ba ang akala ko, sir, ang pinakamagandang mag-interpret ng tax law ay Supreme Court. Bakit, sir, i-delegate ninyo mga bossing kong congressmen, mga senador kong minamahal, bakit dinedelegate nyo yung power ng Supreme Court sa BIR? Sir! Paliwanan nyo ngayon, sir. Nalilito kaming maliliit na mga tao rito. Binibigyan mo ng sobrang power ang BIR to be a Supreme Court. Ano ba kayo, sir? Maawa kayo sa aming mahihirap, sir. Maawa kayo sa aming hindi pinagkalooban ng kayamanan para makapag-aral ng Ingles sa mga eskwelahan. Ingles to, sir, eh. Panginoon ko, kaya hindi ho namin maintindihan, sir. Ingles, pwede ho ba yung Tagalogin? Isa ho yan sa problema ng Pilipinas, sir. Bakit kaya walang interest ang mga tao dito sa Pilipinas? Eh, punyet. Ah, sorry. Eh, lahat ng batas ho natin nasa English. Pag nag-explain yung mga nasa harapan ng BIR, English din. Eh, sino makakaintindi niya ang bossing? Mga Pilipino ho kami, hindi ba po pwedeng kaya wala tayong national identity? Ha? Okay, magsalita tayo ng English kung mag-e-export tayo ng labor sa ibang bansa. Okay yun, sir. Okay yun. Pero pag nandito naman tayo sa Pilipinas, sir, pwede ba yung batas natin, Tagalogin nyo naman at i-explain nyo sa napakadaling pagpamamaraan sa mga tao, lalo-lalo na sa taxpayer. Interpret, sir, binigay mo yung power ng Supreme Court sa BIR, sir. Eh, Panginoon ko, abusuhin yan, sir. Abusuhin yan. Sa loob ng 35 years at ang experience ko dyan sa loob ng 35 years, nag-i-introduce yan ng bagong batas through interpretation. Nag-i-introduce siya ng terms and conditions through interpretation. Nag-i-impose siya ng criminal liability through interpretation. Mga congressman, makinig naman kayo. Ito ay kinakatok na ang mga puso't isipan nyo ng mga taong bayan. Tanggalin nyo ho yan, yung interpretation na yan. Ilipat ninyo, sir. So kung kayong mga congressman tsaka mga senador, hindi nyo kayang mag-interpret ng tax laws. Ako, nagkaroon ho ako ng isang kaibigang senador, ha? Tinulungan ko sa tax. Eh, hindi niya rin naintindihan yung tax law. Sabi ko, sir, ikaw gumawa nito, ba't hindi mo maintindihan? Diba? So mismo yung gumawa ng batas, hindi niya naintindihan. So, paano natin ibibigay sa mga tao, ha? Yung mga revenue officer, 26 years old, 27 years old, nag-i-interpret ng tax code. Diyos ko, Panginoon ko, tulungan mo kami. At nandito na mga demonyo. Di mangyayari niya, puro demonyo na. Huwag naman sana magagalit. It's, nire-release ko lang naman yung feelings ko. Ha? So, interpretation lang yan. Di ba? Supreme Court. Susunod, decide. Wow! Ang bigat lalo.
dapat wala akong way ang BIR na mag-decide, sir. Wala. Ganito. Ako pinopropose ko, gawin na lang ho natin ng BIR na isang corporation. Meron hong body na ang trabaho lang ho, sir, is to interpret, prepare tax laws. Eh kung ganun ho yung gagawin natin, tanggalin nyo sa BIR yung exclusive and original. Yun yung matindi. Ito babasahin ko ha. Ang tindi nito, sir, yung daw tax load, yung power to interpret, ayan, nakikita nyo, kinukulayan ko, exclusive and original, sir. Ang tindi. Exclusive and original. Sir, tanggalin nyo yan. Tanggalin nyo. Subject yan sa abuse. Subject yan sa misuse. Subject yan sa non-use. Imagine nyo yun, sir. So, anong pwede natin gawin? Ito huli recommendation ko lang po. Galing lang po sa aking kaisipan. So, pwede nyo hindi gawin. So, gawin ho natin yung BIR as a corporate entity. Napaganda niyan eh. Lahat ng ko ng ating organization, walang isang tao, sir. Walang baliw. Sorry po. So, gawin ho natin, it's a proposal. Magandang araw po, Congressman Joey Salceda. Napakagaling po ng ease of doing business nyo. At doon po sa mga naghahanap po ng hanap buhay, willing po akong i-transfer yung technology ko sa inyo. Naghahanap po ako ng interns. So, meron po akong apat na interns. Yung pong para sa letter of authority, meron po akong intern para sa notice of discrepancy, may intern po ako para sa subpoena duces tecum, at may intern po ako para sa tax bookkeeping. Pag-apply na po kayo, nasa Google Form po yung application forms ko, at sooner or later ho, ipapublish ko na rin po yung mga taong inatasan ko na mag-manage po nito at mag-handle ng mga interns ko. So, siyempre, intern ko po kayo, para ho kayong isipin nyo na lang, kayo ay nurse or kayo ay doktor na nag-i-intern sa isang hospital. So, alam nyo, i-google nyo lang, malalaman nyo kung ano relationship ng isang doktor sa hospital na siya ay isang intern o yung isang nurse na intern sa isang hospital. Parang ganun din lang po yun. So, maraming YouTube videos na po yan at saka marami na akong babasahin dyan, blog tungkol dyan. Eh, ganun din po ako. So, tulungan ko kayo maging tax specialist. Matanda na ako eh. Malapit na ako mag-tenior. So, gusto ko matransfer po yung technology ko habang mahininga ako. At i-transfer ko sa inyo yung hininga ko. So, balik ko tayo dun sa interpretation of tax law ng mga BIR official. Ito siya, di ba? Exclusive and original. So, ang pinopropose ko, magandang araw sa inyo, Congressman Joel Sakdalan. Magandang araw po sa inyo. Ang gawin natin, tanggalin natin itong Section 4. Tanggalin natin. And then, gumawa ho tayo ng isang body na ang trabaho lang na wala sa operation ng BIR. Tanggalin mo, kasi nasa operation to ng BIR. Tanggalin natin, isang body siya na ang trabaho niya is to interpret the tax code. Yun lang, exclusive, sir. Sino yung member? Ito maganda. Ang member natin is 1, galing sa Supreme Court. 2, galing sa Court of Tax Appeals. 3, galing sa Taxpayers Organization. Hindi professional, ha? Hindi galing sa bar. Hindi galing sa pitpa. Galing sa taxpayer organization na isang tunay na taxpayer. So, ano ito? Ano to? Bakit may ganito ako? Okay. So, wala akong binigyan ako ng billing statement. So, member ng Supreme Court, membro ng Court of Tax Appeals, membro ng taxpayer organization. Hindi galing sa PICPA, hindi galing sa lawyer. Hindi natin kailangan yun. Ang kailangan natin yung tunay na nagre-represent sa mga taxpayer. Isama na natin yung galing sa Department of Trade and Industry.
kasama na rin natin yung Security and Exchange Commission. Kailangan ho kasi maging harmonious yung rule ng Security and Exchange Commission at saka ng BIR para pare-parehas lang ho yung lalabas na financial statements. Kaya kailangan natin SEC. 3, Department of Trade at number 6, Department of Trade and Industry. And yung pang 7, sama na natin ng BIR. So yung 7 ang magiging miyembro ng magi-interpret. Yun yung trabaho. So kung ganyan ang gagawin natin sa gobyerno, hindi lang iisang tao, ha? Mapapabilis natin ang trabaho. Lagi natin isama ang Supreme Court. Eh, nakalimutan ko, isama natin yung mga gumawa ng batas. Isa sa Senado at isa sa House of Representatives. Ibig sabihin, siyam na tao pala yung kailangan natin. Taga-interpret lang ng law. Ang ganda nung, sir. So, wala na ngayong exclusive. Kami mag-interpret na. Subject yan sa abuse, eh. Pag isang tao lang, subject sa abuse yan, sir. So, huwag naman magagalit sa akin si Commissioner. Ako nagsasalita rito. Ano maganda para sa Pilipinas? Kikita ba ako dito? Hindi. Nauubos nga yung oras ko, eh. Ha? Ngayon, na ano ako, bakit kailangan ko magbayad ng ano, bayad na ako. Pag-usapan naman natin ngayon yung power to decide. Ayan, power to decide. Ang problem sa power to decide, yung mga nagde-decide, sir, sorry sa mga BIR officials, mga incompetent, sir. Mga incompetent. Kulang sa training. Kulang talaga sa training, sir. Kasi maliwanag na sinasabi na ng Supreme Court. Ito na, papakita ko sa inyo ba? I-google ko lang. Bago ka makapag-decide kasi, sir, magkakaroon ka ng investigation. O yun yung sinatawag na letter of authority. So, meron lang akong pipindutin dito. Latay, Lancaster. Lancaster versus BIR. Diba? Ang tagal-tagal na ng decision na to. 20 years in the making. Hindi pa rin ginagamit ng BIR. So, maiba lang ako mga bossing kong minamahal. Maiba lang ako. Alam nyo naman, kailangan ko rin mabuhay. So, itong meron po akong darating na pagpasensyahan nyo na. Ito po yung pinopromote ko ho ngayon. Ayan. So, kung meron ho kayong time, pwede ho nyo puntahan yung Kataxpayer Facebook ko at mag-register ho kayo dito sa aking event. Ayan ho yung Kataxpayer Facebook. Andi dyan ho siya. So, may event ho ako sa July 27 ho, 6:30 p.m. Turuan ko ho kayong mag-handle paano ho hawakan yung value-added tax audit. Ayan. Hindi ko ho naman palakihan. Yan na po siya. So, very minimal lang naman ho yung magiging expense. Hindi ho investment to, sir. Kasi yung investment may return, eh. Expense ho ito. Pag hindi nyo ho ginamit, expense. Pero pag ginamit ninyo, nag-profit ho kayo, nagkaroon kayo ng benefits, diyan pa lang ho siya magiging investment. Ayan. Kasi may return na. Pero sa totoo lang, wala hong alam nito, return. Pag hindi nyo ginamit, expense ho ito. Okay? Paliwanag ho yan. So, balik ho tayo doon sa pinag-uusapan nating interpretation. Ito sabi ng Supreme Court. Eh, galing sa Supreme Court to. Papakita ko sa inyo. O, ayan. Supreme Court. Sino? Lancaster versus BIR. So, ayan. Inisyuhan ng letter of authority. O, yung may mga letter of authority sa bata, tutulungan ko kayo kapag kayo ay umating sa seminar ko sa July 27. Mag-register na ho kayo. Bayaran nyo na ho yung ating fee. Okay? So dito, mapapansin nyo yan, mga ka-taxpayer kong mahal. Wala akong kakayan. Ang utos ng Supreme Court, napakasimple, sir. Napakasimple. Ayan o. Ayan ang utos ng Supreme Court. Yan, wala ko akong binago dyan. Ginagalaw-galaw ko nga para makita nyo. Di ba? So binabanggit dito ng Supreme Court, pinasusunod yung BIR, sir. Ito, pinasusunod dito. Sabi ng Supreme Court,
Oy, mga BIR official, ikaw na mismo nag-issue ng rules and regulation eh. Ang sabi mo sa rules and regulation mo, yung mga taxpayer gumamit ng tax code. At pag gumamit sila ng generally accepted accounting principle o Philippine Financial Reporting Standard, ang magpe-prevail, tax code. Inutusan ng BIR, sir. Sabi naman ng BIR, oh, may ganyan kami regulation. May ganyan. Eh, bakit hindi mo pinatutupad? May regulation, hindi pinatutupad. Paano mo ngayon pagtitiwalaan na hindi magkaroon ng fair decision? Yung mismong rule nila, hindi nila ini-implement. Bakit? Dito sa kaso ng Lancaster, pag in-implement kasi nila yung rule nila sa kaso ni Lancaster, walang babayarang tax si Lancaster. Pero pag hindi nila in-implement yung rule nila kay Lancaster, magbabayad si Lancaster ng 6 million. Ganun kabuti yung tax natin. So, itong si Lancaster, matalino eh. Ginagamit yung rule ng BIR because ayaw niya na magkamali. Okay? O nga pala, kung meron kayong janitorial needs, pwede niyo kontakin si Ma'am Gloria, ang Mansion Services, Mansion Manpower Services. Kumuha ka ho kayo ng services sa ho kanya, sa kanya, Manpower. Ayan, kaibigan ho natin yan si Ma'am Gloria. Okay, so sinasabi dito mga bossing ko, utos na eh, liwaliwanag o, RAM. Ibig sabihin ho ng RAM, Revenue Audit Memorandum. Ibig sabihin ho ng Revenue Audit Memorandum, kasi yan ho yung mga paraan na gagamitin ng BIR para makakuha ng deficiency at tax assessment na true and correct, totoo at tama. Ginagawa ba? Hindi. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, kaya ako nagsasalita ngayon, sa July 27, tuturuan ko kayo paano gamitin yung RAM, Revenue Audit Memorandum. Kasi ang sabi ng Supreme Court dito, maliwanag eh. Is clear cut on the rule on when to recognize deductions for taxpayers using the CRAP method of accounting. The rule prevails over any gap, including the matching concept as applied in financial and business accounting. Ano ibig sabihin nun, mga bossing ko? Walang tatalo sa tax code. Kaya nga, yung mga video ko, nakaraang video ko, tax accounting manual, ino-offer ko ho yan. Let me help your company na gumawa ng tax accounting manual. Kalimutan nyo na ho yung GAAP kasi yung tax, yung Supreme Court natin hindi na nga gumagamit ng GAAP. Siya na nga nagsasalita eh. Alam naman natin pag ang Supreme Court nagsalita, it becomes a law of the Republic of the Philippines. Ibig sabihin, nagiging batas natin. So, kung batas natin, kailangan natin gamitin. It creates rights and of course, it creates obligation. Pero dito, it creates right eh. Gumamit ka ng tax accounting, sabi ng Supreme Court. Eh, di right yun. Eh, gusto ng BIR, sabi ng BIR sa Lancaster, gumamit ka ng GAAP. Why? Kasi meron kang deficiency 8 million. So, ang sabi ng Supreme Court ngayon dito, oh, hindi pwedeng magbayad ng 6.4 million ang Lancaster because gumamit siya ng tax code. So, therefore, ikaw, BIR official, cancel yung 6.4 million na yan. Kasi gusto mo siyang pagamitin ng GAAP. Hindi pwede. Dapat ang gamitin, tax code o Revenue Audit Memorandum Order. So, kaya nga, sinasabi ko dito sa inyo, dito sa aking post na to, meron tayo, at dito, ano ba ituturo ko sa inyo? Ayan, sir, oh, ituturo ko sa 27. Ayan, ayan, oh. Revenue Audit Memorandum Order 1-99. Kung sino mang may gusto nito, ang tagal ko na itong inuto sa tao ko, bakit wala pa? Ipinaano ko to eh, pina-i-scan ko at gusto ko sanang bigyan kayong lahat. Okay? Pina-i-scan ko tong 1-99 at pinapopost ko sa aking tawag nito. Meron pala akong website ah. Pakita ko lang yung website ko. Yan ang isang website ko. Pwede niyo pumunta dyan. At ito yung isang website ko. So, pipilitin ko itong mga staff ko na matapos yung pag-i-scan yan, tapos ma-i-post ko siya sa tax specialist community ng Discord. Libre po, sir. Wala akong bayad.
ang gagawin ko lang naman, tuturuan ko lang kayo na paano yung tamang application at ano yung effect. Importante yun, sir, eh. Kasi pag alam mo yung effect, parang ininom ka ng gamot, ito, pag ininom ko to, mawawala sakit ng ulo ko. O di, siyempre, mas magandang inumin yun. Ito, pag ininom ko to, mahihilo ko. Di huwag mong inumin. So, ano ba yung gusto kong iparating dito? Okay. May batas tayo, magaganda batas natin. Pero ito yung batas na nasa section 4 ko. Kailangan ko ng tulong ng mga taxpayer. Okay? Kung hindi nyo maiboses ito sa mga congressman, senador, natatakot kayo dahil mataas po yung kanilang posisyon. Pwede ho ninyo akong gamitin birang tools, birang kutsara, birang tinidor, birang pala, birang piko. Ako magsasalita, sir. Okay lang ako kung sampalin nila ako, sir. Talagang ganun eh. Ah, sampalin nila ako, suntukin nila ako, hindi ako gagante, sir. Hindi. Sasabihin ko lang sa kanila, ito po ang gusto ng taong bayan, sampalin niyo ako. Ha? Pero pag sinampal nila ako, kung gusto ko, nasa ano yun, naka-video. Hindi ako magdidemanda, sir. Gusto ko lang makita ninyo kung paano nila tratuhin ang isang mahirap na katulad natin, ano? Oh. So, gusto ko sana na maging maayos ho. Huwag naman sana sasasama yung mga regional director. Oh, may regional director na galit sa akin. May mga jefe ng legal division, galit na galit sa akin. Chief assessment division, chief. At saka dami. Sobrang dami galit sa akin, biyaya. Yung 12,000 ata ilang tao ang galit lahat sa akin. Pero okay lang yun. Hindi ako narito para magkaroon kami ng galit. At saka yun, ayoko ng galit, sir. Tanda na ako, iisipin ko pa ba yun? Nandito ako para pagsilbihan sa abot ng kakayanan ko. Kaya nga ako gumagawa ng ganito. Yung mga taong maliliit, hindi nila kayang ipagtanggol ang sarili nila. Katulad ng mga magsasaka. So, naghanap po ako ng interns para ho sa mga magsasaka, para sa estate tax amnesty, at para sa agrarian reform, mai-transfer na ho dun sa mga anak nila na dapat magmana ng lupa na ibinigay sa kanila during the President Corazon Aquino and President Fidel Ramos, yung sa agrarian reform. Di ba, pinag-distribute yung mga lupa. Patataas na ho yung presyo niyan. At yan po ay pinag-anasahan. So, pasensya na ho kayo doon sa mga nagagalit sa akin pag tumatawa ako. Pasensya na po. Okay. So, with that, please help me to help you. So, huwag naman magagalit yung mga natatamaan dito, bato-bato sa langit. Talagang ganon. May mga meron tayong pagkaka-disagreement, pero hindi ho tayo kailangan mag-away. At huwag niyo ho naman akong mga BIR official, ah, bakit lagi na lang akong kinakasuhan ninyo? Sa katutak na kaso ko, yun lang ba panlaban nyo sa akin? Kasuhan ninyo ako ng kasuhan. Gusto nyo magdebate tayo dito? Tawa, magagawa ako ng Google Meet. Magdebate tayo, sir, tungkol sa tax. Para malaman ng tao kung ano laman ng utak ninyo at ano laman ng puso ninyo. So, para maintindihan namin kayo, no? Huwag ninyo akong, Panginoon ko, konting kibot, dedemandan ninyo ako, di ba? Ay, lumalabas na mahina kayo, sir, eh. Napakahihina ninyo, sir. So, yun lang po, mga taxpayer ko mahal. Tanggalin natin, yun ang gusto kong ipaabot, tanggalin ho natin yung balaki. Ha? Okay sa BIR yan. Pero sa mga sa amin, sa benefits ng mga taxpayer, balaki po yan. Tanggalin ho natin mga congressman, senador, nasa business community din naman ho kayo. Tanggalin na ho natin yung exclusive and original power to interpret tax laws. In my 35 years of experience, inaabuso po yan, sir. Tanggalin ho natin yung original and exclusive to decide tax cases. Gumawa ho tayo ng organization na yun lang ho ang trabaho. Impartial. Kasi hindi ho natin pwedeng hindi ho magiging impartial ang BIR sa kanilang pag-a-assess. Kasi meron silang quota eh. So because of this quota, talagang ang objective nila ay mag-assess ng mataas para ma-reach nila yung quota. At ang experience ko dyan, iniimbitahan ko kayo, again, nagkakaroon ako ng lecture about our constitution, interpretation of our laws, and interpretation of BIR assessment. Sumama ho kayo.
para hindi ho kayo ma-assess ng malaki. With that, mga ka-taxpayer, kung mahal, peace and happiness.